nagsalita na si Coach Tab Baldwin tungkol sa ating Gilas Pilipinas. Samantalang isang G-League coach ay may pahayag tungkol sa PBA. Mayroon tayong nakitang petisyon na naglalayong ibalik si Coach Tab Baldwin as Gilas Pilipinas coach. Pero habang nagpipirmahan ay mayroon ng pahayag si Coach Tab Baldwin sa pagko-coach sa Gilas Pilipinas. Base sa kolom ni Attorney Nerly ng Sun Star ay natanong itong si Coach Tab Baldwin kung bakit siya hindi na nagko-coach sa national team. Ang sagot ni Coach Tab ay mayroong maiksing sagot yan, it's politics. At ang follow-up question, kung siya nga ba ay babalik, ang sagot ni Coach ay hindi. Malamang hindi dahil magsisimula na ang bagong UAAP season after the World Cup. Kaya kung focus ng pag-uusapan ay wala sa Gilas. Pero sa lahat ang umaasa na siya ay babalik, depende yan sa pag-uusap at kung uoferan muli. Kaya for this coming Asian Games, ay hindi pa alam kung sino nga ba ang uoferan at tatanggap ng responsibilidad. Players who are in the PBA here are not facing the size that they're gonna face when they get onto the international level. So yan ang pahayag ni Coach Will Voigt, ang head coach ngayon ng Austin Spurs, kaugnay sa pag-arap ng mga PBA players sa World Cup. Hindi na rin bago kay Coach Will ang tungkol sa Gilas dahil siya ang dating coach ng Angola na nakaharap natin noong 2019. Naging consultant ng Phoenix sa PBA, naging parte rin ng Philippine team ng Mighty Sports at minsan na rin naging matunog ang pangalan na posibleng maging Gilas coach. Pero sa ngayon ay malabo dahil sa G League. Pero respect natin ang kanyang real talk na hindi nga naman sanay ang mga PBA players sa kanyang size sa international stage na wala sa PBA. It's understandable na hindi nga naman malalaki ang Pinoy. Pero may pahapyaw na rin ito. Bakit nga naman magkakaroon ng import height limit ang PBA? Bihira na nga lang ang malaki tapos magkakaroon pa ng limit ang height ng mga import na napaka-weird na rule sa aking opinion sa basketball. Isa rin sa disadvantage ay hindi makapasok ng PBA ang ating mga naturalized katulad noon nila Andre Blatch at Marcus Daudet na nawalan na ng karir after serving the country. And posibleng sumunod na dyan si Angelo Kwame. Although sa ngayon ay bata pa ito at marami pang opportunity na darating. Pero sana katulad ng B-League at KBL na walang barrier para hindi makalaro sa ating pambansang liga ang mga player na ito na nagsakripisyo din para sa Gilas Pilipinas. Pero in fairness sa ngayon, let's credit Junmar Fajardo na hindi nagpapa-intimidate sa mga big man na kanyang nakakaharap. And kita rin sa mga overseas players na kaya nilang sumabay dahil sanay sila sa malalaking size o import sa kanilang mga liga. Sa ngayon ay wala tayong magagawang pigilan ang height limit sa PBA. Pero sa mga adjustment na kanilang ginagawa sa mga nakaraang buwan, hopefully ay sumunod na ang height limit. Pero kung anong merong rule ngayon ang PBA, ayon ang dapat na masunod.